former paragraph 3, issued May 1, 1873, says, "Exercise and useful labor will be carrying out the original plan of God. When He bade Adam and Eve to dress the garden, life is precious and should be preserved intelligently by regarding the loss of our being." Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Doc, ang ganda ng topic natin last week, exercise. Yeah. Nag-exercise ka ba, Doc? Pero ano, challenge talaga ito sa viewers natin. Oh, naman. Kasi yes, that's part of my life. Mm-hmm. Thank you, Doc. At sa atin pong mga manonood, simulan po natin ang atin pong programa sa isa pong panalangin. Mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Lubos po ang aming pasasalamat sa araw pong ito na binigyan niyo po kami ng masiglang pangangatawan. Dalangin po namin, Ama, ang mga manonood, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na magkaroon po ng kalayaan sa lahat po ng mga kasakitan na meron po kami. Basbasan niyo po kami ng banal na espiritu upang ang lahat po sa aming Panginoon ay magkaroon po ng disiplina, magkaroon po ng motivation, at higit po sa lahat, Ama, magkaroon po ng pagsunod sa inyo pong walong utos ng kalusugan. Maraming salamat po, Ama, sa buhay at sa mga pamilya na nirerepresentahan po ng bawat isa po sa amin. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na magamit pa sa ikalalago, Panginoon, ng inyo pong pabalita sa sanlibutan. Ito po ang aming hiling at talangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ganda, Doc, ng topic natin, ano? Yeah. Exercise. Kaya sa ating pong mga manonood, ay tumuto po kayo dahil ang topic po natin ay physical activity. Nako, Doc, ito na yung parang gumagawa ka ng gawain bahay, nagwawalis ka sa bakuran, kung ano-ano na. It's so, exercise part of din exercise. Yes. Yung car wash, for example, yung enjoy mo linisin yung kotse mo, syempre, mm-hmm, exercise din yun. Tama. O kaya nasubuan na try mo na magwalis, mm-hmm, ng bakuran. Yes. Panibagong exercise yun. Opo. Kaya sa atin pong mga manonood, ano, ay ngayong hapon pong ito, ipagpapatuloy natin kung ano ba yung mga epekto ng exercise o ehersisyo sa atin pong katawan. Kasi pinag-usapan natin doon, ano, yung sa atin pong mga manonood, kung tumutok po kayo last week o kung hindi nyo po napanood, ay balikan nyo po ito. Dahil nandito lamang po kami tuwing alas 4, di ba, ng Sabado, tumutok po kayo dito po sa Kaalamang Pangkalusugan sa Hope Channel North Philippines. So, Doc, tuloy natin, ano ba itong iba pang mga effects ng exercise sa katawan natin? Ay, napakadami. Hindi na nga natin halos, kung ako tatanungin mo, talagang, di ba nabanggit mo nga yung unang-una, ito yung tinatawag na anti-aging. Mm-hmm. And then, usong-usong tinatawag na free radical. Mm-hmm. O yung marami tayong mga maling kapaligiran. So, pag tayo kulang dito sa tinatawag na exercise na ito, hindi natin may release, yung tinatawag na oxidative stress na yun sa loob, mm-hmm, ng ating katawan na naging dahilan kung paano tayo nagkakaroon ng tinatawag na problema sa area ng pag-repair ng mga damages na bunga nitong radicals na ito na nagiging part ng ating problema ng loob ng ating katawan, mm-hmm, lalo na sa loob. So, yung tinatawag na pamamaraan kung tayo mayroong regular exercise, mm-hmm, at the same time, alam din naman natin yung mga anti-oxidant, mm-hmm, na kailangan natin katawan, pinag-combine natin together yan, eh meron tayong freedom or what you call that to create some sort of natural repair. Ito po yung gift ng Panginoon sa atin. Kaya pag pinag-usapan natin ang mga benepisyo ng exercise, unang-unang masasabi ko talagang bukod sa nagpapahaba ng buhay, nagpapaganda ng pakiramdam, mm-hmm, nagke-cleanse ng ating dugo o ng ating system, which include, mm-hmm, ang kidney, mm-hmm, at ang exercise din ay nagpapaganda ng brain. Meron din connecting ito sa mata na nagpapalinaw ng ating paningin. At ang exercise din po ay napakaganda sa balat na talagang hindi siya nagiging matandang tingnan. Mm-hmm. At lumalaban tayo, nagkakaroon tayo ng kakayanan para labanan itong tinatawag ng mga, hindi ba pag malakas ang katawan mo, kung ordinaryong sipon lang yan o kung anumang mga hamog-hamog yan, mm-hmm, o anumang bagyo man dumaan ng mga epidemic sa kapaligiran. Pag nag-e-exercise ka, hindi ba sa tinatamaan ng mayan? Kasi nilalabas mo, mm-hmm, yung lason sa loob ng iyong katawan. Yes. Ang tawag dito, ito yung defense mechanism natin.
dito sa environment natin. At ang pinaka-importante, anti-stress. Kasi stress, one of the major reasons why people are developing disease, mm-hmm. especially these kinds of negative manifestations that take place, especially mm-hmm. with our poor environment. So when you are undergoing a regular exercise, you are creating some sort of quality type of protection. Mm-hmm. More than bakuna ito eh. To be honest with you, alam ko na inain ngayon ng bakuna. Pero one of the best prevention, yung mag-undergo ka ng exercise. Kaya nga yung mga nakakulong sa bilangguan, mm-hmm. lalo na sa Amerika, dahil highly stressful. Mm-hmm. Yung nandun ka lang, nakakonfine ka sa isang lugar. Pag sila ay napokus dun sa pag-gym at pinawisan sila, nadadivert yung mind nila, nagkakaroon sila ng kakayanan na malabanan nila yung tinatawag na ganung uri ng hirap ng kaisipan. Kaya kung kahit anong problema natin, exercise tayo. Pagpapawis tayo hanggang sa mabalik yung normal na brain natin. Ayan, ang ganda Doc, no, nung binanggit mo. At sa ating pong mga manonood, bibigyan natin ng daan yung mga katanungan, Doc, yeah. ng ating pong mga kaibigan na nag-send sila nung last week at hindi natin natapos. Kaya ito na po, sa ating pong nagtanong si Pamela Joy Dominguez, Doc, sana matulungan niyo po ako. Matagal na akong may anxiety. Wala akong ganang kumilos. Mahina ang buong katawan ko at laging mainit ang ulo ko. Actually, katulad ng binanggit niya natin kanina, ang exercise is one of the best of releasing those kinds of stress. Mm-hmm. Pati nga yung depression, di ba? Mm-hmm. Malaking tulong ito. Pangalawa, kumain ka ng mga pagkain na kapagpapasaya, katulad nga ng pagkain ng, alam mo na, yung saging. Mm-hmm. Meron siyang tinatawag na material na pagka kumakain ka nito, nagiging masayahin ka. Mm-hmm. Pero kailan, kumbay ng exercise. Hindi ba, meron pagkain na kakalungkot, may pagkain na kapagpapaganda, may pagkain na kapagpapasaya, may pagkain na kapagpapapangit, mm-hmm. at may pagkain na kakaganda nga. Mm-hmm. At meron pagkain na kapagkakasakit, at may pagkain na kapagpapalusog, mm-hmm. at may pagkain na kapagpapabait. So ito yung mga bahagi na lahat ng fruits, nuts, grains, and vegetables, ito yung pagkain na nagpo-provide ng lahat ng positibo mm-hmm. na maganda sa katawan. You do regular exercise, drink lots of water, mm-hmm. read the Bible every day and have assurance from the Lord and you will be all right. Plus, don't watch TV and use so much time for using your gadget. Kasi gadget creates depressions too. Totoo, Doc, no? Pag yeah. minsan, di ba, kapag nag-scan ka. Kasi yung brain mo masyadong overused. Yes. Mm-hmm. What can we do? Addict lahat ng tao yata sa buong mundo. Especially ngayon. To be honest with you, takot akong hawakan ng gadget ko. Bihirang-bihira akong gamitin ito. Pinapatay ko yung mobile data nito. Mm-hmm. At pagkatatawag ako, ang hawak ko yung ordinaryong cellphone. Mm-hmm. Kasi alam ko na yan eh, lalo na yung 5G. Mm-hmm. Ang taas ng radiations niyan. Kaya maraming bumababang immune system. Pag bibintangan nila, eh, hindi nila alam, pinanggagalingan. Ito, kung di mo kayang kontrolin ito, mm-hmm. tanggapin mo kung ano man yung dumating sa buhay mo. Dahil maraming mga tao gustong gumaling, pero hindi kayang bitawan kung anong pinanggagalingan ng karamdaman. Yes. Bato-bato sa langit, marami naman talaga yung nagpapatunay na talagang too much time using cellphone daily is something that can create depression or stress. Okay. Sasakit ang dibdib mo, magpapalpitate ka, talagang kaka-migraine ka as you continue using it. And then mag-iisip ka, ano ba yung problema ko? But in reality, ito. Yan talaga. Katabi mo lang lagi. Yeah. Okay, ito naman. Salamat, Doc. Ang next question naman natin, Doc. Doc, ano po ang masasabi nyo sa mga healthy coffee na matatagpuan? Ay, naku, walang healthy coffee. I'm sorry, ha, kung may tamaan man dyan. Walang malusog na kape. Pasensya na po kayo. Talagang ganito lang kami rito. Kung totoo, totoo. Kung hindi, hindi. Hmm. Maniwala kayo. Nasa inyo na po yan. Pero tinanong nyo po kami, dahil ayaw ko managot sa Panginoon, napapakatotoo lang ako sa inyo, walang healthy kape. Okay. Grabe, Doc. Kaya nga kape nga lang eh. Ayan, ito naman, Doc. Yung dahon po ba ng Indian mango, pwede rin po bang ilaga para sa dysmenorrhea? Actually, pag ang prutas ay kinakain, katulad ng bayabas, ibig sabihin, safe yung dahon nun. At kung kinain mo yung Indian mango at namatay ka o nalason ka, huwag mong kainin yung dahon nun. So, since nga na Indian mango, kinakain natin, mm-hmm. pwede. Okay, kasi natural, ano, natural. Doc? Okay. Ito po, may gouty arthritis po ako. Ano po ang dapat kong gawin para di na pabalik-balik? Actually, ang problema dyan, yung bibig mo eh. Dahil yung pinapasok mo sa bibig mo, yun ang dapat nating tutukan. Mm-hmm. Dahil pag hindi mo natutong i-correct yung pagkain mo, mm-hmm. kaya nagkaroon ng
na ganung uri ng yung pabalik-balik. Pabalik-balik na kirot. Ibig sabihin niyan, talagang meron ka na inflammation doon sa joints mo, ito sa daliri mo o sa tuhod mo. Pangalawa, synovial fluid na naubos doon sa pagitan ng mga joints mo, ay kailangan mag-produce ang katawan mo. Kailangan mo talaga ng flaxseed oil, yung tinatawag na avocado, huwag kakain ng matataas na protina, ng flesh food, huwag kumain ng matatamis, at mag-vegetarian, at mag-eat low sa filth. Pero huwag munang mag-exercise habang may nararamdaman. Okay. At pwede mong lagyan ng mga temporary relief, yung mga hot fomentation, o yung mga nabibiling parang meron ngayon na nabibili na dinidikit lang yun, parang sa lompas. Na may kain. O kaya may pinapahid, pahiran mo lang para mag-create ng healing. Pero ang the best dyan, uminom ka ng maraming green juice. Kasi ang green juice, anti-inflammatory. Tsaka pang-cleansing talaga siya. At the same time, nagre-repair. Dahil mayaman sa essential amino acid. Okay, thank you, Doc. Ito, Doc. Doc, pa-advice po, mataas na po ang creatinine ko at nahihirapan na po akong umihi. Ano po ang dapat kong gawin? Ay, sa bibig din ang problema niyan. Siyempre, pagtaas ang creatinine mo, ang kidney mo, nahihirapan. Siyempre, kung puro processed food ang kinakain mo, umiinom ka ng mga inumin na dikulay. Eh, siyempre, kahit paano, dito pa rin ang tinatawag na source ng problema. Kaya pag kinurek natin yan, hindi dito yung tingin natin, dito. Okay. At para makorek naman ito, ito mismo ang babaguhin mo. Magde-decide ka anong gusto ko, sakit o kalusugan. Pag sinabi mong kalusugan, disciplinary action. Kailangan ng disiplina. Ang sabi nga, ang taong huling, ang kailangan ng ating bansa, ang kailangan ng ating bayan, disiplina ang kailangan para magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Ayan. Walang disiplina, problema yan. Totoo, Dok, no? Ibig sabihin, Bulubulo. Wala kayong disiplina. Bakit? Lahat na lang pwede. Yes. Walang rules. Kaya tayo, hindi po yung natanggal. Ang problema, gusto tanggalin yung rules eh. Alam ko, kisetan ang galing yan eh. Since from the beginning, sa aklat pa lang ng Genesis eh. Pwede mo bang tanggalin ng Ten Commandments? Eh, yan ang basis ng moralidad ng tao. Pwede mo bang tanggalin ng Eight Laws of Health? Yan ang basis ng kalusugan ng tao. Ang kalusugan ng tao at ang batas na moral, pinagsasama yan dahil iyan ang siyang kayamanan ng tao na magpapalaya at magbibigay sa atin ng protection para tayo mabuhay ng masaya. Amen. Okay. Grabe, Doc, no? Yeah. Question and answer pa lang to. Eh, that's the way it is. Siyempre, alam mo naman talaga, go ahead, make my day. Okay, sa atin pong mga manonood, tuloy-tuloy nyo lang pong isa ng inyo pong mga katanungan, suggested topic, at ang inyo pong mga prayer requests para amin po itong, ang tawag din, yung i-gather para po masagot po lahat po ng inyo pong mga katanungan. Okay, ito, Doc. Okay lang po ba, Doc, ang pag-inom ng sili araw-araw? Ay, naku, wala namang maganda na puro araw-araw na lang. Meron dalawang sili, isang may irritating effect. Meron ginagamit na medicinal, katulad ng kain. Ang kain, it's good for high blood. It's good for circulation. It's good to stimulate the energy level. But you cannot consider that as a whole, na lahat ng sili pwede mong i-take araw-araw. Hindi rin maganda. Kung rin maging cause na ng stomach problem. Okay, sige. At sa atin pong mga manonood, ito po ang next question. Okay lang ba ang garlic water first thing in the morning? Okay naman. Okay. So kahit walang honey yan, Doc, wala. At actually, walang nararamdaman. Kung meron kang sipon o meron kang tinatawag na mga nararamdaman, epektibo, mabilis umepekto yan. Okay. Pero wala namang masama ito dahil maganda rin naman yan sa katawan. Okay. Basta wala pang problema sa tiyan. Yeah. Okay. Pero huwag naman yung gawin mo naman parang habit. Na gawin mo namang parang pang-araw-araw na talaga. Yes, okay. So ito, Doc. Doc, ano po ang gamot sa umuugong na tenga? Pag umuugong ang tenga, maaaring meron kang pa-check up na rin sa doktor. Pangalawa, baka may phlegm ka na mga masyadong barado na sa tainga na hindi nakakalabas. Okay. So, kailangan ng assistance ng mga medical practitioner para sigurado tayo. Yan. Ito pa, Doc. Gamot sa baradong ilong na tuyo at inabot na ng 2 buwan. Ako, ang tagal na actually, nito, Doc. Actually, pagka tuyo ang ano, kailangan mo ng mainit na fomentation sa dibdib, likod at harap. Kasi nakapagpapalambot yan, pwedeng gawin mo yan twice a day. At kung wala ka namang makuhang fomentation na towel, may nabibili namang mga hot device or compress o mga dinidikit lang likod at labas. And then mag-steam bath na merong konting asin. At para magkaroon ng tinatawag na pagbabaan, kailangan ng high amount ng tinatawag na vitamin C. At pwede ka rin mag-take ng tinatawag na
mga herbs na ginagamit dito, katulad nga po ng mulin. Mm-hmm. M-U-L-L-E-N, one of the best one. May nabibiling mga tin yan. Mm-hmm. O kaya naman, magdagdag kayo katulad ng sage at ng oregano, mm-hmm. peppermint, nakatulong din po ito sa tinatawag na nagbabara para mamatay lalo yung mga bakterya sa loob ng ating katawan. Mm-hmm. Pero one of the best one, para mabilis po na mawala yung sipon, mag-fasting. Don't eat anything. Or kung di mo kaya, kahit mag-fruit diet ka. Okay. Kasi kailangan ng katawan. Diniscuss na natin yun eh. Mm-hmm. Ipahinga mo yung katawan mo. Yes. Para yung antibodies mo, mm-hmm. yung immune system mo, may kakayanan para mag-focus doon sa problema mo. Yes. Okay. Thank you, Doc. Ito, Doc. Doc, may sugat po ang paa ng anak ko at hindi pa gumagaling, namamaga at namumula po. Ano po kaya ang pwede kong gawin? Actually, pag may sugat ang paa, una-una, kailangan meron siyang panlinis, yung langgas, mm-hmm. kung tawagan ni dahon ng bayabas. Kasi may natural antibiotic properties yan. Oo. Plus, bigyan din ng mataas na amount ng vitamin C para yung bata naman mabilis mag-heal. Mm-hmm. At huwag pakainin ng asukal. Kasi ang asukal kasi pinababagal niya ang healing mm-hmm. ng mga anumang bagay na may sugat. At huwag pakainin ng mga pagkain malalansa, katulad ng isda. Mm-hmm. Ayan, thank you, Doc. Ito pangalawa, naman, yung magulang, kailangan matuto rin na magpakain sa anak niya. Kasi pag may problema yung anak, yung ina ang dapat na disiplinahin. Mm-hmm. Kasi siya yung magbibigay, Doc, siya ng pagkain, ano? Siya yung magbibigay ng pagkain sa anak niya. Okay. Ito naman, Doc. Ano po ang gamot sa sumasakit na tiyan? Nagpapakimo po ako at hindi ko po kaya ang sakit. I was diagnosed with lung cancer. Actually, ang masasabi ko lang, dahil medyo mabigat yung problema mo, mm-hmm. siyempre, baga na yan. Mm-hmm. Siyempre, hindi ganung ordinaryo yan. Siyempre, talaga ang tendency, pag over, ano ka na talaga sa pain mo, mm-hmm. talagang wala namang marirekomenda eh. Mm-hmm. Kundi yung pain reliever nila o yung morphine. Mm-hmm. Lalo na pag nasa end stage ka na. Mm-hmm. Lalo na pag lungs na yung tumali sa'yo. Pero masasuggest ko lang, kung akong tatanungin mo, dahil lungs naman yan, hindi naman agad-agad ganung kadaling ma-repair yan. Mm-hmm. Siyempre, kaya ka nga nagkasakit, nagkaroon ka ng accumulations ng napakatagal na panahon sa baga mo, mm-hmm. na wala namang kinalaman yan doon sa tinatawag na repair, mm-hmm. at doon sa tinatawag na healing. Kasi kahit naman yung ating mga medical practitioner, they are not claiming anything na gamot yung chemo. But in reality, they are just giving you a relief. But to be honest with you, kung akong tatanungin mo bilang nagpo-promote ng natural medicine, why not just get out of the city and go to a place, especially sa Tabindagat, mm-hmm. para ma-oxygenate ang katawan mo, mm-hmm. at makahinga ka ng maayos. Okay. And then allow the Lord to take over. Prayer ang number one. Mm-hmm. Mag-vegetarian, kumain ng tama, pero Panginoon lang ang pwede humusga, mm-hmm. dahil ikaw yung may katawan. Pero kung tatanungin mo ako, pagdating sa chemo, tanungin mo muna ng ilang beses yung practitioner mo, mm-hmm. kung ano ba yung matudulot nito, kung gagaling ka ba, mm-hmm. o kung makakatulong ba ito. Ayan, thank you, Doc. Ito na po yung ating last question sa araw pong ito. Doc, okay lang po ba ang charcoal, yung nabibili, Doc, sa ating mga drugstore, kapag constipated? Actually, pagka constipated ka, ang charcoal ay lalo magiging constipated ka. Oh. Kasi ang charcoal, pantanggal yan ng mga poison, mm-hmm. o pang-cleanse din sa loob ng time, ng tiyan. Pero kailangan mong uminom ng warm water. Pag constipated ka, I would suggest, don't eat anything. Mm-hmm. Pwede kang mag-take ng mga natural laxative, mm-hmm. na walang mga side effect. Katulad, like papaya, ganun. Katulad ng papaya o ng pinya. Pero ang saging is one of the best one. Pag-ising mo ng madaling araw, kumain ka ng hinog na mm-hmm. saging, kinabukasan magiging maganda yung dumi mo. Mm-hmm. At kung medyo talagang heavy at talagang hindi kaya, pwede kang mag-take ng cascara sagrada, mm-hmm. or yung sina, na yung Chinese angostopolia, na malaking tulong ito para mabara yung matanggal yung bara sa loob ng bituka, o yung tinatawag na yung mataas na fiber. Meron kang mabibili ng mga fiber, mm-hmm. o psyllium husk. Ayun, psyllium husk. Yeah, psyllium husk. Kuminsan, sa namin ng minimorya ko nung araw, mm-hmm. kuminsan di naman ganun kadali eh, na bumalik eh. Okay. Eh, bigla ang tanong to, hindi mm-hmm. naman to talaga yung nakaredy ako. Yes. Actually, impronto to eh, mm-hmm. na tanungan. Kaya yun yung point ko, okay. na para hindi na kayo makonstipate, drink lots of water, mm-hmm. do a regular exercise, sleep early. Alam mo, pagkapuyat ka, mm-hmm. normally nakakonstipate ang tao kasi yung tubig mm-hmm. ng katawan masyadong na-overuse mo. Yes. Kaya pag hindi mo napalitan, yung tinatawag na 70% ng
normal ng dugo ng katawan ng tao. Tendency, pag nagkulang ka, napuyat ka, kinabukasan, kulang ka ng tubig para i-plus out yung dumi mo. So, kailangan talaga huwag mong pupuyat. At pagising sa umaga, huwag mo nang hayaang gamitin mo pa yung sariling reserba ng katawan mo. Uminom ka ng mga dalawa hanggang tatlong baso. The best one ay yung medyo mainit-init na tubig. Yun, maligam-gam. Ano? Para hindi mo biglain ang inom. Hanggang sa mararamdaman mo, tatakbo ka sa palikuran. That's what you call that natural cleansing ng pagpapalabas ng dumi. Okay, thank you, Doc. At sa ating pong mga nanonood ngayon, ay nagpapasalamat po kami sa inyo pong pag-send ng inyo pong mga questions, sa mga prayer requests niya at mga suggested topic. At hayaan niyo po dahil babalik at babalikan po natin yan at sasagutin po natin lahat po ng inyo pong mga katanungan. At patuloy lamang po kayong mag-comment sa atin pong Facebook page dito lamang po sa Kaalamang Pangkalusugan. Nais din po natin basahin, Doc, yung mga comments po ng ating pong mga kaibigan who sent a positive one talaga, Doc, no? Talaga mamomotivate tayo na ipagpatuloy pa talaga itong ministry na to. Saan from YouTube? Yes, this is from YouTube. So, from Noel Petilo, sabi niya, sana po ay malaman ng iba ang inyong magandang programa sa kalusugan. Pagpalain po kayo ng Diyos. From Jego K., sa lahat po ng nakapanood, please let's share this. God bless po. Totoo, di ba, Doc? Let's share this one. Ito pa, from April Oliver. Sabi niya, gumanda po ang pakiramdam ko at hindi na po ako nagkakape ngayon na dati ay 10 times a day. Grabe, Doc, 10 times a day. Grabe, at ngayon, no? Talagang sobra, no? Yung disiplina, Doc, di ba? Ang ganda. So, God bless you, April Oliver. Ito pa, si Joyce Cortez. We hope this have English subtitles. Ito lang, Doc, para at least, di ba, yung maintindihan nila. You know, I'm not from America, you know, but if they want me to speak English, probably we must probably do it, you know. Yes, yes. But bear with me because I'm not quite good. You know, I'm not from United States. It's okay, I'm pure okay. Filipino. Thank you so much, Joyce Cortez. Ito naman, from Noemi Quinco. Thank you, Doc Tam and Gladense. Great help po ito sa maraming tao. Salamat din po. Our pleasure to listen and watch this kind of program from John Paul Cabugnason. Okay, ito naman, si Kurt Del Monte. Mababawasan na ang nasa ospital, kaya kung malusog ang bawat Pilipino. So, thank you so much sa inyong, totoo yun, Doc, no? Talagang, hindi naman sa ano, pero nagtutulungan lang tayo para at least maibsan din yung hirap ng ating mga kababayan. Ang meaning kasi ng Departamento ng Kalusugan o Department of Health, palusugin ang tao. Yes. Kaya nga health, eh. Paano lulusog? Kung walang impormasyon. That's right. At walang kaalaman. Ayan. Maraming salamat po sa atin pong nag-comment. Ito din po, sabi ni Jego K., the moment I started watching, I couldn't stop myself watching the succeeding episodes worth sharing. God bless you more, Doc Tam and Ms. Gladense and the team. Ayan. Salamat din po, Jego K. And ito naman, from Jennifer Caparas. Napakaganda po ng programa nyo. Praise God. Ayan. Maraming salamat po sa inyo pong mga comments and salamat po ng marami sa inyo pong mga prayers and please continue to pray for all of us and also yung mga nagsisend po. Kung may nakita po kayo nagko-comment ng mga prayer requests, please include them as well sa inyo pong mga personal prayers. So, God bless po sa lahat po ng atin pong mga kaibigan na nanonood po ngayon. At ito na, Doc. Gusto ko lang nabigyan ng panahon yung ating pong mga manonood ngayon. Sila Noche Verde Zuniga, si Jed Sanchez ng Palawan, si Pastor Gamedi Galeto of Portland, Felino Baldovino from Valenzuela, and also Narcisa Molina and husband ng Valenzuela City, Roxanne Alpahando and family, si Rachel Liboon and family, si Juanita Esmama Rabino, si Mrs. Almira and Emil La Peña, Mr. Lito Rosales Montesines, Layman Talidong ng Beulah Land of Pangil, Laguna, and also Maria Grace Lorelie and Jojo Pascua of Makati City. Thank you so much for watching us this afternoon. Ito na, Doc. Ituloy-tuloy na natin, Doc, dahil talagang mainit na mainit talaga yung topic natin kasi gusto talaga natin malaman kung ano ba yung mga epekto or ano ba yung mga benefits na makukuha natin pag nag-exercise tayo, hindi ba, Doc? Yeah, syempre, unang-una, lagi nang nabanggit nga ito, yung brain, di ba? Yan ang pinaka... Yung sa memory natin. Pinaka-importanting bahagi ng katawan. Dahil dito nakadepende kung anong maraan ang gagawin mo sa mga desisyon mo. Pangalawa, importante rito yung pinoproteksyonan niya, yung memory natin, yung thinking skills. At the same time, yung heart rate natin talagang
maintain yung ganda ng quality niya. Na siyang bagay na nagpo-promote ng magandang blood flow, na yung oxygenation ay talagang mapapansin natin na talagang malaking tulong talaga. Kaya nga, after all of learning so many things about this, one of the 8 laws of health, which is exercise, I finally decided that I'll be educating myself to do it regularly. Mm-hmm. Kaya kung tawagin ko yan, part of my life, lifestyle. Mm-hmm. Na sabi ko nga, ngayon ko lang nakita yung difference nung meron kang exercise kaysa wala. Totoo, Dok, no? Kaysa wala talaga. Gusto ko yung word na yun, Dok. Kasi napag-usapan natin last week na yung 20 minutes na paglalakad natin, napaka-importante po sa ating pong mga manonood. And gusto lang din po namin na i-emphasize po ito. Regular physical activity is especially important in older adults since aging, combined with oxidative stress and inflammation, promotes changes in brain structure and function. So, napaka-importante, yeah. Dok, no? Kaya, sa totoo lang, Dok, natutuwa ako kasi every time nakikita kita, di ba, iba yung sigla, eh. Mm-hmm. Iba yung merong physical activity at yung memory natin, di ba, na nakakatulong talaga. And another thing, exercise has been shown to cause the hippocampus, a part of the brain that's vital for memory and learning, to grow in size. Kasi nagsishrink po. Kapag kunyari nagkakaedad po tayo sa atin pong mga manonood, ay lumiliit po yung brain natin, especially kung hindi po siya nagagamit, kung hindi tayo nag-iisip. So, ganyan po nangyayari. And this serves to increase mental function in older adults. Diba, Dok? Napaka-importante. Yeah. Kaya talagang parang abnormal lang isang tao pagka walang exercise, eh. Mm. Kasi alam mo na you are going down. You're not gonna go anywhere. Mm-hmm. Kung wala kang tinatawag na motivation tungkol dito, para bang dinideprive mo yung sarili mo sa pangailangan ng katawan mo. Yes. Alam nga, pagkain lang yung ibibigay mo. Mm-hmm. Oo nga, ina-exercise mo yung bibig mo. Mm-hmm. Pero ang tanong, paano naman i-burn at paano naman ma-deliver yung mga nutrients na kailangan ng system mo? Kaya ito yung tinatawag na napakalaking tulong at napakalaking bagay na lahat ng ating viewers ay magkaisa tayo na magkaroon ng practices na healthy lifestyle. Mm-hmm. Sa katanging, alam mo na, ang pinipray ko lagi, siyempre, sa rami ng mga nakakasakit ngayon, mm-hmm, pila-pila sa hospital, isang katuwaan ko at isang kaluguran ko bilang nandito ngayon, hindi dahilan sa kung may edad na ako, mm-hmm, bakit hanggang ngayon, naririto pa rin ako. Ang pinopoint ko lang, ang tangi kong pinipray, maparami natin yung viewers natin. Mm-hmm. Dahil kapapano, ma'am, ma-motivate natin sila, ma-encourage natin sila, mm-hmm, na maintindihan nila yung purpose nito. Kaya kung tayo dadami, just imagine kung bawat viewers natin tatawagan at magte-text, mm-hmm, sasabihin sa kanilang kapitbahay, ako'y naniniwala na talagang dadami tayo. Ang ganda kaya yung nagle-lecture ka rito, alam mo yung napakaraming nanonood sa'yo. At saka hindi lang yon, yung parang naibabahagi mo sa kanila. Kasi nakakalungkot na pagdating sa chismisan, mga problema ng sambayan. Mm. Ang daming nanonood. Totoo doon. Sa chismisan. Mm. Ayoko nang banggitin ko ng programa yan. Pero ang tanong, ito hindi chismis, eh. Mm. Ito protection, eh. Mm-hmm. Ito yung prevention, eh. Yes. Ito yung needs ng ating mundo. Mm-hmm. Na kaya nagkaroon ng tinatawag na epidemic ng karamdaman, kaya ang mga tao hindi nila na-enjoy ang totoong buhay, maagang nangangamatay, dahil masyado tayong na-expose dito sa tinatawag na maling nakagisnan. Hmm, tama, Dok. At nais din po namin ibahagi sa ating pong mga manonood that exercise can reduce the symptoms of depression and it changes the brain in ways similar to antidepressant medications. Diba, Dok, nabanggit natin yan na huwag muna tayo mag-sort dun sa kung ano yung mabibili natin sa ating mga drugstores. Mag-sort muna tayo sa ano ba talaga yung natural na pwede nating pampagaling, kumbaga, or pampababa, kumbaga, nung depressed ka na nga, anxious ka pa. Tapos, yung pangbili mo pa, nung gamot, ano, Dok? Yung paano pa kung may side effect? Oo, isa pa yun, yung side effect pa. Pero ang exercise po, mga kaibigan, mapapagod ka lang, pero maganda pa rin ang epekto kasi maganda ang tulog natin sa gabi. Di ba, tama, Dok? So, napaka-importante, Dok, no? Ang daming benefits talaga nitong exercise. Ano pa kaya, Dok? Actually, ako, wala nang mapaglagyan sa dami. Mm-hmm. Kailangan lang talaga magkaroon tayo ng tinatawag na focus, na magkaroon tayo ng tamang pananaw tungkol dito. Dahil talagang malaking tulong ito sa pagbubuo ng tinatawag na tamang kalusugan, lalo-lalo na yung mga hindi makatulog, mm-hmm, yung mga may insomnia. Yes. Actually, pag pinagod mo yung katawan mo sa araw, mm-hmm, pagod ka, tinan mo yung mga magsasaka. Pagdating ng back,
tulog na. Eh, siyempre, purpose talaga ng Panginoon sa araw. Trabaho. Trabaho. Pagdating ng gabi, kailan matulog ka. Yes. Kaya ka nakapagpapahinga kasi talaga kailangan mo. Mm-hmm. Dahil pagod ka nung araw. Mm-hmm. Pero pag sa buong maghapon, puro gadget ang hawak mo, computer, pagdating ng gabi, nag-expect ka. Yung utak mo yung pagod, mm-hmm. kaya hindi ka makatulog. Grabe no, ang daming epekto talaga nun sa atin no, at maraming tulong talaga ang exercise sa ating katawan. And we would like to share with you a study found that 2.5 hours of moderate to vigorous activity per week can provide up to a 65% improvement in sleep quality. Totoo, Doc, di ba? Kasi yung katulad yung example mo, Doc, na kapag yung mga magsasaka, nagtatrabaho sila, katulad tayo, kung nagtatrabaho tayo during the morning and afternoon, tapos pagdating natin sa bahay, pagod. Talagang pagod ka na, gusto mo nang pumikit at mahimbing natulog yung ano mo, no? Parang... Ang parang, sarap lang. Parang gusto ko na ngayon matulog. Parang enjoying. Yes. Kasi iba yung tulog ng pagod eh. Mm-hmm. Talagang ramdam mo yung enjoy mo yung pagpapahinga. Yung satisfaction, sabi Doc, no? Sabi ka na humiga na. Yes. Tapos pagising mo sa umaga, ay, ito na naman panibagong araw. Naranasan namin sa probinsya yan pagka kami nasa bukid. Mm-hmm. Nasubukan kasi magpilapil eh. Uh-uh. Eh hindi ko alam nung araw, yung palang bukid, pag umuulan, meron palang tinatawag na negative ion yan. Mm-hmm. Tapos yung putik pala, merong tinatawag pala yan na grounding. Mm-hmm. Kaya uso yung mud therapy, di ba? Yes. Eh kami, dinadakot namin yung putik eh. Inilalagay yan sa pilapil eh. Mm-hmm. Siguro magtataka sila, bakit ako nakaranas ng ganun? Mm-hmm. Eh kasi farmer ang parents, ang father ko. Mm-hmm. Hindi pwedeng hindi ka tutulong. Mm-hmm. Lalo na lalaki ka doon. Oh, habang umuulan, dinadakot namin yung lupa. Mm-hmm. Para yung pilapil, pahabaan. So may benefit pala yun. Plus, siyempre, sa buong maghapon, nagtrabaho, pagdating mo ng bahay, sabik ka na nakalatag na para matulog ka na. Yes, alapan 10 minutes, tutulog ka na. Oo, di ba? Kasi walang distraction, walang gadgets ng mga panahon. Kaya talagang, ganun talaga ang mundo natin, kailan meron tayong physical exercise. O kaya gusto nyo mag-exercise na makikinabang kayo, magtanim ka ng gulay. Yes, sa likod bahay, mga taga-bukid. O edi meron kayo exercise. Mm-hmm. Magsarol ka, o kaya naman ay magwalis ka, o kaya naman ay kayo yung mga kalpintero, yung mga nagtatrabaho ng physical, katulad ng trabaho ng ating Panginoon, lakas ang katawan. Totoo, Doc. Kasi meron kang movement eh. Mm-hmm. Design pala yung katawan natin for movement purposes. Mm-hmm. Totoo, Doc, no? Kasi katulad yung ginawa ni God kay Adam, na talagang siya talaga yung naging parang manager, no? Nung siya'y nagpangalan dun sa mga animals, kasama niya naglalakad yung mga animals, siya din yung kumukuha ng sarili niyang pagkain. Yeah. Kaya dapat ganun din po tayo, mga kaibigan, na hindi tayo magkaroon ng sedentary lifestyle. At huwag tayo masyado sa ating mga gadget. Ayun, okay. So, para din po sa ating pong mga... Sinabi mo yan, ha? Huwag masyado sa gadget. Yes, totoo, Doc. Mm. Kasi alam mo, Doc, yung feeling na... Thank you, Lord, kasi this is for you. Di ba? Ang sarap nun. Tapos, yeah, bibigyan mo ko ng kapahingahan kasi nga, ikaw yung nagbibigay nung lahat ng nagpo-provide siya. So, bakit hindi natin ibalik sa Panginoon na ingatan din natin yung ating sarili, especially kapag matutulog na tayo? Yeah, yun yung, alam mo yung pagtulog, isa sa pinaka-importanting ano yan, gift ng Panginoon na pag yan ay napabayaan mo, talagang napakaraming problema yung mararanasan mo. Kaya kung tayo magkakaroon ng kaisipan kung ano yung purpose ng Panginoon, siyempre nilalang tayo ng Panginoon, merong dahilan o may purpose. Tayo ng lahat, bilang ng Panginoon yung buhok natin eh. Pangalawa, yung hindi ka pa pinapanganak, alam na ng Panginoon na merong pangalan na Gladense na lalabas sa sanlibutan ito. At ang dahilan kung bakit pinahintulot niya, kasi ibig niyang matunghaya natin at maramdaman ang kapangyarihan ng Panginoon na lumabas ka sa mundo dahil may purpose yung buhay mo. Ngayon ang tanong, anong purpose ng buhay mo? Ang purpose ng buhay mo ay kung paano mo maluwalhati siya, mag-glorify mo siya sa kapamaraanan na ma-appreciate mo na pinahintulutan niya na makita mo yung kamangamangang tinatawag na kapaligiran at pag-ibig ng Diyos sa tao. Amen. At ang tanging Panginoon lamang ang pupwede nating balikan ng pagpapasalamat. Dahil ang gamot sa lahat ng karamdaman ay yung binigay niya na yung rules ng kalusugan. Ito na nga po yung 8 laws of health. Amen. Grabe, Doc. Parang tatapusin na talaga natin, no, sa atin pong mga manonood. Kasi sa totoo lang,
ine-emphasize lang namin yung 8 laws of health, di ba, Doc? Yeah, wala naman tayong gamot dito. Actually, when we are actually talking about the natural modalities, to be honest, there's a lot of what you call that different way of what you call that practicing natural way. Because there's people who are practicing natural medicine, but basically they are practicing more on New Age version. But we are here not to just forget about the true naturopathy. The true natural medicine is something that we must bring it back people to understand fully the nature's law, which is the eight laws of health. So that without bringing them with that kind of information, there's no such what you call it healing that will probably take place. Kaya pag tayo nandun sa walong utos ng kalusugan at regulated ng ating katawan, we have no fear at all. Wala tayong ikatatakot. Bakit? Kasi alam natin na nasa ayos na yung ating buhay. For example, Ten Commandments, sinusunod mo, hindi ka makukulong. Walang magagalit sa'yo. Masama ba yun? Hindi. Igagalang ka ng tao. Tatawagin ka na righteous. Kasi wala ka namang ginagawang katiwalian. Kung ikaw naman na sa batas ng kalusugan, ano yung katatakot mo na karamdaman? Eh, malusog ka. Dahil pinangako ng Panginoon niya sa Exodus 15:26 na ang sabi doon, kung inyong susundin ang aking kautusan, ay aking aalisin ang lahat ng inyong mga karamdaman na hindi katulad ng ibinigay niya sa mga taga-Egyptian. So ang point dito, punong-puno ng pangako ang banal na kasulatan na ang karamdaman ay hindi part ng tinatawag na regalo ng Panginoon sa tao yan. Talaga ay pinanganak ang tao purposely to enjoy life. And why people are suffering? Mainly because we are no longer familiar. O napalayo tayo sa tamang daan. Balik tayo sa daan ng katwiran. Hindi yung dating daan, kundi yung tamang daan. Dahil maraming daan na naglilid sa karamdaman. Pero yung tamang daan, na kung tawagin niya sa Bible ay narrow path o makipot na daan, bakit makipot yan? Maraming bawal talaga yan. Kaya nga makipot eh, bawal ang alak. Hindi dahil lang sa bawal, kundi hindi maganda sa katawan. Tama. Bawal manigarilyo. Hindi dahil bawal manigarilyo, hindi maganda sa katawan. Bakit bawal ng kape? Hindi dahil bawal ng kape, kundi hindi rin maganda sa katawan. When you follow the rules of God, it will become narrow. Kasi didisiplinahin mo yung mga maling nakagawian mo. Yes. Totoo, Doc, no? Thank you so much, Doc. At sa atin pong mga manonood, especially po sa atin pong mga lolo at lola o nagkakaedad na, no? Pasintabi lang, Doc, ano? Pero alam ko kasi nag-exercise ka at maganda ang tulog mo. Pero sa atin pong mga manonood na nahihirapan po, especially yung mga lolo at lola natin o yung nagkakaedad na ng mga magulang natin, ang kailangan lamang po natin na kapahingahan or yung pinaka solusyon po sa pagkakaroon natin ng insomnia o hirap na pagkatulog sa gabi ay yung regular exercise lang. Para at least, pagod tayo in the morning, pagkagabi, ay talagang yung parang nahahapo ka na, di ba? Yung parang, ay, ano ba yung nakakapagod yung araw na to? Pero ang gusto ng Panginoon, ipahinga mo na. Ipahinga mo na Gladense, ipahinga mo na kaibigan, kung sino ka man na nanonood ngayon, magpahinga ka paggabi. Isarado mo na yung cellphone mo, i-off mo yung wifi, i-off mo yung mobile data mo, dahil hindi yan makakatulong sa pagtulog mo. Kung hindi mo kayang kontrolin ang cellphone mo, tanggalin mo. Totoo, Doc. Yun ang tangi kong masasabi. Naalala ko, Doc, may nag-comment, yung tatay daw niya, kayang-kayang tanggalin ng cellphone. Talagang approve po kung sino man po yung tatay ng ating pong viewer, di ba? Sabi ko na buo pa yung utak nun. Pag natanggal mo yung cellphone, buo pa utak mo. Pero kung hindi mo kayang tanggalin, I'm sorry, may problema na. Ibig sabihin, yun na talaga yung buhay mo. You cannot live without it. And that is the problem of the young people of today. Kasi ini-enjoy nila eh. But anyway, yung episode 21, doon sa mga hindi pa makapag-vegetarian, ewan ko kung natama ako kung yun na nga yung episode na yun, tungkol sa flesh food. Okay. Maganda ulitin nila kasi marami naka-appreciate po dyan. Kung questionable po sa inyo yung change ng lifestyle, panoorin po ninyo sa YouTube yung episode 21. Ayan, thank you so much, Doc.
At sa ating pong mga manonood, kung meron po kayong mga suggested topics or mga prayer requests, ay isend nyo lamang po yan sa mga numero po na magfa-flash sa inyo pong screen or mag-comment po kayo sa comment section ng programa pong ito. Gayun din po, nais po namin ibahagi sa inyo yung isa pang benefit ng ating pong exercise, which is yung pain reduction. Di ba, Dok? Pinag-usapan natin yung mga nakaraan na talagang nakakabawa siya, especially yung arthritis natin. Kasi kailangan talaga ng exercise para hindi ka magkaroon ng pain sa atin pong kasukasuan. Okay. Tapos, meron din tayo, Dok, na tinatawag yung ito, Dok. Hindi ko alam kung lahat makaka-relate dito, pero I think, Dok, dahil ano, family man ka, ay makaka-relate ka dyan. Sa atin pong mga manonood, I think, sa, ano, bibigay ko na yung honor kay Doc na sabihin to kasi ako po ay dalaga pa. Ayan. Anyway, siyempre, pag nag-i-engage ka sa exercise, lalo na yung nag-gym, yung testosterone nila ay nag-i-improve, nag-i-increase. Na alam naman natin, lalo na yung ano tawag dito, yung sa pagkalalaki mo, na naging aktibo ka. Yes. E po, pwede mo namang magampanan yung responsibilidad mo sa partner mo kung hindi ka nag-i-exercise. Saka napakaganda sa sirkulasyon ng ating dugo at sa ating puso. Kaya ito yung bahagi na nagpapaganda ng mga muscle natin, pati yung flexibility, na siyang bahagi na sabi ko nga, we cannot live without it. Kaya with people who are looking for a good quality life, that we must understand fully that there are nothing gonna happen unless we allow ourselves to undergo with a regular exercise. Sa mga kalalakihan, kung gusto po ninyong lumakas po yung inyong energy level, lalo-lalo na dun sa mga inactive, ang exercise po ay napakalaking tulong yan. Lalo-lalo na pag medyo meron kayong konting weights. And also, one study found that a simple routine of a 6-minute walk around the house helped 41 men reduce their erectile dysfunction and symptoms by 71%. O diba, Doc? Talagang kaya, ano, nagiging ano sila, inactive sila. Kaya kawawa din naman siyempre yung mga partner nila sa buhay kung bilang isang lalaki ay maging inactive ka doon. Kaya isang partner na katutulong ay huwag tayong patatalo. Tayong mga kalalakihan, dinisayin tayo para ipakita na meron tayong kakayanan para ibigay yung tanging kahilingan na kung tawagin natin ibigay ang kay Cesar. Yung kay Cesar para kay Cesar. Kailangan po natin gampanan yan. Okay, thank you so much, Doc. At sa atin pong mga manonood, alam niyo po ba na meron din pong sinuggest ang Harvard Medical School regarding po sa kung hindi po tayo aktibo sa pag-exercise or kung wala tayong routine. At ito po ang ilan sa mga binigay ng Harvard. Ang sabi po dyan, hang loose. Ibig sabihin pala nitong hang loose, Doc. Kunyari, tayo po ay nagko-commute sa atin pong mga manonood. Kung magko-commute tayo at tayo ay wala nang maupuan, ay kailangan pala yung pinaka-baseline natin, kasi itong baseline natin, Doc, yung pinaka-balakang natin papunta sa baba, papunta sa paa, medyo kumbaga, ito yung bewang nyo mga kaibigan, medyo naka-widespread yung ating paa. So parang ito yung paa natin mga, sa ating pong mga manonood. So ihang mo ng konti. Yes, ihang mong konti. Tapos, yung kumbaga kung pepreno yung bus or kung ano po yung vehicle na sinasakyan natin, ay i-maintain natin yung ano, yung balanse natin. Nagigets mo ba yun, Doc? Ayan, sana na na-figure out. Ginagawa yun ng mga conductor eh. Yes. Para hindi mabuwal. Yun, ang pinakamaganda example. Habang nagpipila sila ng mga ticket. Ticket, tama. So, yun yung isang example. Kasi nga, yung pinaka-pelvis natin, yung pinaka-balakang natin, kailangan niya ng ano? Kailangan niya ng exercise. Hindi yung pwedeng basta puro paa lang, puro paa. Kailangan ma-maintain natin yung balance ng pinaka-pelvis natin at yung ating pong mga legs, okay? Para maging strong. Ano pa? Itong tinatawag na walk tall. Yung tinatawag na walk tall, mga kaibigan, ay para tong lakad or upo na parang modelo. If you are a model, you have a good posture. And if you have a good posture, syempre, hindi pwedeng maalis na meron ka ding magandang physical activity. Kasi kapag nag-practice po kayo, example, ayan. So, pag kunyari, itong ginagawa ko, I sit tall. Pero kapag naglakad ako at naka-chest out, naka-stomach in ako, yan ang tinatawag na walk tall. Okay? Sa atin po mga kaibigan. So, i-practice po natin yon. Yung walk tall, sit tall, o kaya yung ating hang loose. Okay? Meron pa, Dok. Ayan, baka gusto nating mag-swing. Ito, Dok, yung kapag naglalakad tayo, di ba? Ito yung tinatawag na get into the swing of it. So, by swinging your arms
physical activity yan. Kasi di ba meron tayo, Dok, yung parang yung ating... Kakaroon lang ang movement sila. Yes, okay. So yung triceps natin, syempre, kapag hindi tayo batak, kapag walang physical activity yung ating arms, nagkakaroon siya nung parang, ano bang tawag doon, Dok? Yung parang lumalaylay na, especially sa mga girls. So kailangan, it's either pwede po kayo mag-exercise na ganyan. O di ba, para yan sa triceps natin. Kahit walang or hawak na mabigat, yes. As long as you are... Mm-hmm. Moving your body. That's right. Okay. Meron pa yung tinatawag natin na walk and talk. Yung tipo, Dok, sa atin pong mga manonood, yung tipong ang ginagawa po dito ay nagsasalita ka habang naglalakad ka. Kasi 'di ba, Dok, kapag nagsasalita ka, especially kapag umaakyat ka ng hagdan, 'di ba? Andun yung parang hinihingal ka na. Pero alam niyo po ba, mga kaibigan, na maganda pala tong exercise sa ating cardio, sa ating puso. Bakit? Especially sa lungs din natin. Kasi yung pinakahinga natin, talagang andun yung carbon dioxide lumalabas, insert naman yung paghinga natin ng oxygen. And then ano mangyayari? Yung pinaka-heart natin nagpa-pump din siya ng blood papunta sa legs natin, pabalik naman sa puso. Kaya ang ganda, Dok, no? Na physical activity natin. Ah, ano pa? Itong tinatawag natin na adopt someone as your walking, jogging, or biking buddy. Uso to ngayon, Dok. Kasi 'di ba, hindi pwede yung yung mga get together. Yeah. So kailangan distansya dahil we have the social distancing na mga restrictions. So ang mangyayari diyan, kailangan yung maghanap tayo nung kabady natin. Example, kaming dalawa ni si Dok kasi naglalaro siya ng basketball. So meron siya mga kabady-body na mga kalaro niya sa basketball. O kaya yung ating namang mga kasama diyan, mga editor natin, nagba-bike sila. Yan, mga cameraman natin dito nagba-bike din sila. So maganda na ma-exercise po natin yung sa atin pong mga manonood. Kasi iba yung may motivation, 'di ba, ika nga, Dok? Yeah. Yung sinasabi na kailangan meron kang kasama na parang, ay, nakakatamad naman. Kasi ako personally, Dok, kapag nag-exercise ako mag-isa, parang sabi ko, nakakalungkot naman. Nakakalungkot talagang mag-isa mag-exercise. Mas maganda yung merong motivation or meron kang kabady na nag-e-exercise din kasama mo. May it be biking, may it be swimming, may it be basketball. Diba? Lalo na sa basketball, marami ka din kasama. Ano pa? Yung tinatawag natin... Ang tawag doon, meron kang ka-jamming o kagaya. Yon! Kasi pag wala kang kagaya, tatama rin ka eh. Totoo yun, Dok. Nakakatamad talaga. Yeah. Tapos, ito pa po mga kaibigan. That body might have four legs. Ibig sabihin kasi, Dok, sa ibang bansa, uso talaga, kahit dito sa atin sa Pilipinas, uso na din yung meron kang pet na kasamang naglalakad. Mm-hmm. So, yun yung pinaka-body mo naman. Yung pinaka-ka-jamming mo naman. Meron pa. Alam mo, Dok, yung be part of the fun. Example, kung meron po kayo mga kasamang mga chikiting, yung ating mga bagets, kung kasama niyo po yung ating pong mga maliliit na anak, pamangkin, or apo, pwede rin kayo makipagsabayan sa kanila, yung medyo active. Pero, syempre, Dok, hindi ko naman sinabi na umislide din tayo sa kung anong ini-slide nila. Pero yung tipong maging active, mag-ikot-ikot din tayo dun sa playground kung nasaan sila, para at least hindi tayo yung nakaupo lang at nagsisedentary lifestyle at gumagamit lang ng ating mga cellphone. Di ba, Dok? Usong-uso yan eh. Yung tipong, uy, mare, ano ba yung chismis ng ganito? Ganyan. Pero ang gawin natin, maglakad tayo. Okay, ano pa? Itong tinatawag na wash and dry the dishes by hand at saka yung gumamit tayo ng mga hindi na yung mga disaksak, Dok. Tayo na mismo yung magbukas ng, yung, di ba, gagamit pa ng abrilata. Di ba yung mga ganon? So, wag na electric. Maghugas tayo ng pinggan, wag nang gumamit ng, ano bang tawag dun, Dok? Yung mga dishwasher natin, ng mga electric. Ayan. Mm-hmm. So, gawin natin by hand. Grabe, ang dami pala nito, Dok, no? Ang dami palang pwedeng exercise na magawa kahit hindi ka nag-exercise talaga. Sa bahay pa lang. Okay, ito pa. Nabanggit ko na ang bahay. Linis po tayo ng bahay. Napaka-practical, di ba, Dok? Yung pinaka-example na yan, talagang maglinis tayo ng bahay. Kahit na sabihin mo matanda na, mayroon akong tambo eh, naglilinis ako eh. Mm. Ako mismo yung naglilinis eh. Mm. Tapos pag dumumi yung aking zinc sa banyo, kukuskusin ko yan. Tapos ako na mismo yung maglilinis. Exercise na rin yun. Yes. Tapos yung pag-aayos ng mga damit. Mm-hmm. Tama, Dok. At saka meron din tayong tinatawag na sa atin pong mga manonood, yung kung mahilig po kayo, kasi for sure yung iba nating mga manonood, Dok, ay nanonood sila ng TV. At meron silang remote control. Kaya
kung meron po kayong TV at gusto niyo pong maging active habang kayo po ay nanonood ng TV, ay itago niyo yung remote niyo at i-manual niyo po na pindutin yung inyo pong TV. Ay nako, yung TV nakakatamad yan, believe me. Pag nasanay ka sa TV, naubos na yung time mo sa TV. Totoo din yan, Dok. Sa pag-exercise. Mm-hmm. Ay, isa sa killing ng time yan. Mm-hmm. Pero alam mo, Dok, ang sinabi ng Harvard na kesa na yung tipong tinago natin yung remote, di ba? Syempre mapapagod po kayo mga kaibigan sa pagpindot at pagbalik. Upo ka, tapos lipat mo ng channel. Alam mo, ang sabi ng Harvard ay mapapagod ka talaga magpipindot. Kaya papatayin mo na lang yung TV at lalabas ka para mag-walking. O, di ba? Napaka-practical, Dok. Talagang napaka-simple lang po, mga kaibigan. Maging physically active. Basta alam lang natin, maging active. Yun talaga yung pinakasekreto doon. At maging healthy. Actually, isa lang naman ang ano dito eh, yung maging attracted ka doon sa bagay na makabubuti sa iyo. Mm. Ngayon, pag naging attracted tayo sa kalusugan, naging attracted tayo dun sa regalo ng Panginoon, na ang sino man na sumira sa ating katawan, ay merong malaking kapananagutan. Mm. Kaya nga isang motivation ko yan sa sarili ko, na siyempre, yun yung kotse eh, inaalagaan mo eh. Ayaw mong maalikabukan. Mm-hmm. Sinechange oil mo. Mm-hmm. Sinisiguro mo na talagang maayos yung andar niyan. Kotse lang yan. Mm-hmm. How much more yung katawan natin? Kaya ito yung bagay na sabi ko nga, kuminsan nami-mislook ng tao eh. Yung bang akala mo, naghahanap ka pa ng ibang kayamanan mo. Eh, samantalang nahiya na yan. Nasa iyo na yung kayamanan mo, nandyan na yan. Hindi pinag-uusapan dito yung kayamanan ng kung ano pa man yung mga bagay na temporary na ating natutunghayan. Pero pag sinabi natin kayamanan, ito po yung buhay. Ito yung kalusugan na binigay na ng Panginoon sa individual yan. At kung gusto mong pagyamanin ng kayamanan mo, ingatan mo. At pag iningatan mo yung katawan mo, may blessing ka. Andali mo ng magawa yung mga magandang bagay na gusto mong makamtan mo sa buhay mo. Mm-hmm. Thank you so much, Doc. Pag healthy ang tao, healthy yung isip mo. Mm-hmm. Pag healthy yung isip mo, madali ka makaisip ng pangkabuhayan. Mm-hmm. At natutupad mo yung pangarap mo. Kung nasanay ka doon sa tinatawag na normal na proseso, mm-hmm, na ibig ng Panginoon na dapat gawin ng tao. Mm-hmm. And that's what exercise all about. Even our faith. Ang ating pananampalataya, kung walang gawa, hindi rin tayo makakarating sa langit. Mm-hmm. Dahil ang langit na bayan ay ibibigay sa mga tao na handa nilang i-give up ang kapaligiran ng sanlibutan. At ang puso nila ay ilagay nila doon sa tinatawag na totoong kayamanan, na kayamanan ng buhay, mm-hmm, na ang Panginoon muling babalik para kunin niyang lahat ang mga anak niya na napanatili nila na malinis, mm-hmm, ang kanilang pamumuhay. Na yan po yung gawain natin na ngayon parating na ang Panginoon. Mm-hmm. Ako'y naniniwala na hindi na magtatagal. Hindi ba, pagka may bisita tayo, nahihiya ka na marumi yung banyo mo. Yes. Talagang lilinisin mo yan, dahil ayaw mong mapintasan ka. Mm-hmm. How much more darating ang ating Panginoon sa ikalawa, na yung mga palatandaan na ating nakikita ay naririto na. Anong gagawin natin? Maghanda na tayo. Ano yung dapat natin gawin? Lahat ng mga extra accessories, lahat ng mga kahinaan natin, mga karumihan ng ating kabuhayan, ng ating kaisipan, kailangan natin isuko sa Panginoon. Bakit? Pretty soon, we will go there in the heavenly home that God's preparing for. Ito yung goal nating lahat. Ayan. Amen. Thank you so much, Doc. At salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programa at ang topic natin ay exercise. At tunghayan nyo pong muli yung atin pong mga susunod pa pong mga topics every Saturday po, 4 p.m. dito lamang po sa Kaalamang Pangkalusugan. At muli po ay nais po namin ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa The Health Reformer, Paragraph 2, May 1, 1873. The Creator of man never designed that he should be idle. The Lord formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. It was the law of nature, therefore the law of God, that brain, nerve, and muscle should be in active motion. Young gentlemen and ladies that refuse to labor because they are not compelled to, and because it is not fashionable, are not guided and controlled by enlightened reason. Those who shun manual labor cannot have physical stamina. In order for the young to enjoy perfect health and perfect happiness, every organ and function must be in perfect operation as God designed they should be. If all the organs act their natural part, life, health, and happiness will be the result. Too little exercise and staying indoors too much will bring on feebleness and disease of some one or more of the organs.
It is sinful to impair or weaken one of the powers God has given us. The great Creator designed that we should have perfect bodies, that we might preserve them in health and render to Him the offering of a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ngayon po ang panahon upang ipanalangin po natin ang ating pong mga kaibigan na nag-send na kanila pong mga prayer requests. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po dahil ginabayan niyo po kami, Ama, upang maliwanagan po kami regarding po sa topic na exercise. Tulungan niyo po kami, Ama, na magkaroon po ng mga physical activities, O Lord, and help us not to have a sedentary lifestyle. Patnubayan niyo po ang mga manonood ngayon na tulungan po sila, Panginoon, na maging active sa kanila pong daily activities. At gayon din po, Ama, patnubayan niyo rin po kami ni Dr. Tam na panatilihin din po namin, Ama, na maging isang inspirasyon din, Panginoon, at motivator, Panginoon, sa mga manonood po ng Kaalamang Pangkalusugan. At dalangin po namin, Ama, sila Giancarlo Elbambo. Ay tulungan niyo po sila, Ama, na magkaroon po ng magandang recovery at mabilis po na recovery. Gayun din po, Ama, ang kapatid ni Reng Serrano na meron pong chronic kidney disease na stage 5, ay kayo nawa po, Ama, ang mag-provide ng kanila pong mga financial assistance, Panginoon, na kakailanganin nila. Tulungan niyo rin po, Ama, si Josie Manunday sa kanya pong ovarian cyst. Kayo nawa po ang mag-ease ng pain na nararamdaman niya. Tulungan niyo rin po, Panginoon, si Jerwin Acepcion na nag-undergo, Panginoon, ng dialysis. And we are so thankful, Father God, sa answered prayer, Panginoon, ni April Oliver, Panginoon, na siya po, Panginoon, ay napanagumpayan niya, Panginoon, ang pag-inom ng kape. At tulungan niyo po siya, Panginoon, na maging inspirasyon din, Panginoon, sa kanya pong mga anak na maging healthy rin po, Panginoon. Dalangin din po namin, Ama, ang heartburn po ni Mark Ibang at ang kanya pong restoration din, Panginoon, ng kanyang pandinig. Gayon din po si Angelo Galang. At nilalapit din po namin sa inyo, Panginoon, ang anak po ni Catherine Delector na si Prince at si Princess sa kanila pong atomic dermatitis at sa hindi po gumagaling na sugat ng paa po. At gayon din po, Ama, nilalapit po namin sa inyo si Tatay John Sigwa na magkaroon po siya, Panginoon, ng magandang recovery and healing dahil po sa kanya pong benign na cyst na sa kanya pong spinal cord. Ay tulungan niyo po siya, Ama, at dalangin po namin, Ama, lahat po ng mga nagkakasakit, lahat po, Panginoon, ng mga nag-positive sa COVID-19, sa mga tao, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng mga side effects ng mga vaccines all over the world. We are praying for them that you have mercy on them, O Lord. Please protect them and please guide them and please help them, Father, to choose you over anything else. And may you continue to inspire us and may you continue to bless us with the Holy Spirit, O Lord, and grant us the knowledge and wisdom from above. And as we continue this ministry, O Lord, we pray for all the viewers of Kaalamang Pangkalusugan na magkaroon po kami, Panginoon, ng pagtutulungan upang maibahagi, Panginoon, ang walong utos ng kalusugan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much, Doc. At sa ating pong mga manonood ay muli po nagpapasalamat po kami sa inyo pong pagsubaybay sa Kaalamang Pangkalusugan. Muli po, ito po si Gladense Panuelos, kasama pa rin po ang naturopathic expert na si Dr. Tam Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.